Hi everyone, for this particular interview, I invited the Asia's Next Top Model Cycle 2 first runner-up, second placer, Jodi Lee Pendre. Hi Jody. Hello po. Good evening. How's Australia? So far so good. Back to normal na kami. Without any wala na kami any COVID rules. So as in fully 100% back to normal life. Naku, sana, Diyos ko, sana lahat tano bumalik na sa dati, you know. 'Di ba lahat naman, 'di ba? Jody, nawala ka sa Pilipinas, no? Nakipagsapalaran ka. Wow, the term. Nakipagsapalaran yes, ka totoo. Sa Australia, 'di ba? You're there. Masaya, alam ko masaya ang buhay mo, 'di ba? Pag sino si Jody Lee Pendre, lalo na sa generation mo? Ang hirap sagutin. Miss Universe. Si Jodi Lee Pendre, she's a go-getter. Yun ang masasabi ko. She's a go-getter, risk-taker. She doesn't wanna stay somewhere where she feels comfortable. So she always try and find something challenging. Ganun. Kasi, for Jodi Lee, any learnings, whether it's negative or positive, it's still something to improve herself. So, generally, ganun si Jodi Lee in terms of her career, in life, and in every aspect na ginagawa niya sa life niya. So, kumbaga, lumalaban lang parati, di ba? Laban Laban, lang, laban yes. lang sa And, life, you know, no? Di ba? Oo, tama po. So more on very ano siya, very adventurous ba in every way, especially career wise. So, you know, hindi siya afraid to experiment on pretty much anything because she, you know, Jodi Lee believes na she can pretty much do anything. That's So, correct. Yes.
I can attest to that. Jody, Jody, nagtapos ka ng engineering course, di ba? In one of the best universities in the Philippines, no? Di ba, produkto ka ng UST. Yes. Alam ko naman, before ka mag-college, nagmo-model ka na. Tapos naging engineer ka pa, di ba? So, bakit tuloy ka pa rin nun sa pagmo-model despite having a course in engineering? Although, asset ka sa amin, ha? Kasi matangkad, may look at everything. Pero bakit? Kasi pa pwede namang sabihin mo, goodbye modeling, kurso ko ng aking course. Ay, inatapos ko. So I started modeling po direct nung exactly nung nagpumasok akong first year college. So that was all by just a chance because I was just trying to find a part-time job kasi I had to support myself at the time in terms of studies and living expenses ko. So and I wasn't really into glam, saying in glamorous industry. So I was an athlete. So Philippine team ng volleyball. So that was all by just circumstances lang yung nagdala sa akin doon, no? So I was studying po sa Faculty of Engineering sa UST and very, very lucky na nakapagtapos ako doon. Obviously, you're one of the people po na talagang I owe it like forever. Tell you the truth. So, namimiss ka tuloy namin din. Ano ka ba? Yun na Nakakamiss nga, tuloy yung ganyan mo. Nakakamiss. Pero ganyan dun po sa yan para si Jodie Lee. Ganyan po yan. Very vocal yan. Sinasabi niya naman. She's very vocal. Yan na kaya nasabi ko, namimiss ko. Kasi yan talaga, sasabihin niya talaga sa'yo. Di ba, Jo? Jodie, di ba? Sinasabi mo yun. Siyempre, direct ka ta, di ba? Like, life is short. So, if you love someone, kailangan show it or correct, say it. Correct. So, to answer po your question, no, bakit ko pa rin pinursu yung modeling despite ng ano ko pagtatapos ko nung college na information systems. So, if you think about it po, very, very in demand yung aking course until now. So, the reason why I pursued modeling still after finishing college is because I fell in love with it. So it became my paradise. Like, it's like I'm incomplete without actually doing it. And I'm a very passionate person. So I will pursue or I will move forward with the things that I am really passionate about because to me, it will never feel like I'm working. So even though alam mo yan direct even though like walang tulog pag yes. modeling ay Yes. talagang laban tayo pag Yes. modeling parang wala lang 'di ba? Ah, hindi, Pero like I habang don't bagets, 'di ba? Kaya pa. Bagets, tama ka dyan, tama. 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 So yun po because for the first 2 years to modeling ko, obviously it was really hard for me because it's a completely different industry, different people. It wasn't as say physically kumbaga competitive compared to the actual volleyball as a sport pero it was still really competitive kasi maraming obviously mas maraming you know girls more beautiful than you or you feel like they're more deserving mga ganon. There's a lot of things, there's a lot of factors nung first 2 years ko that made me developed that helped me develop into, you say, what I am today. So, the fact that, di ba nga sabi ko before, yung si Jodie Lee, she's into like growth and improvement and just risk-taking, go-getter and stuff. So, that made me fall in love. Because to me, I said, every single gig or every single shoot or work na ginagawa ko in the modeling industry, I know na there's always someone na bago na makikilala ko and there's always something na matututunan ko doon whether it's about the brand, whether it's about myself or it's about the skill as modeling. So ganun, that's why sabi ko okay, definitely sabi ko I just want to graduate kasi yun yung promise ko sa nanay tatay ko. Sabi yes. ko, but I know na whether mag-yes man yung nanay ko or not,
na magperso ako ng modeling, sabi ko, iperperso ko talaga siya. I mean, I know naman my nanay ko will always support me. So, sabi ko, ilalaban ko talaga yung modeling after and see how we go. Sabi ko. So, Pero I did. in fairness, Jodely, di ba? Dahil din sa modeling, tsaka kaya ka talaga nag-decide mag-pursue na pasok, pumunta dyan sa Australia, di ba? That's the reason, di ba? So, talaga malaking factor yung modeling sa'yo. Jodely, you worked your way through college, no? Talagang nagtrabaho ka, talagang ikaw talaga gagawin mong lahat para lang matustusan yung pag-aaral mo. Di ba? Siyempre, may mga expenses dyan, di naman may iwasan, di ba? Merong kahit ba scholar ka, meron pa rin mga expenses yan. Marami pa rin, di ba? Marami yan. Eh. Lalo Dami pa pa rin, sa isang opo. school na medyo kilala, so marami din naman, di ba, na expenses, you know? Life in itself is talagang mahirap. No? Mahirap, it's not easy. Marami kang obstacles sa pinagdaanan, di ba? Paano mo na-overcome yung obstacles na yun? Wag na tayo maging specific kasi alam ko naman yung iba na mas I think those things are too personal. Pero paano mo siya in-overcome? Paano ka nagwagi? I think now looking back at myself noon time na college ako and surviving lang talaga while doing what I love. I think ngayon masasabi ko na I always at the time and at until now naman po at until now, I always go back to my why. Parang, why am I parang doing this? You know? Ano yung reason ko bakit ako nagpapakahirap gawin tong bagay na to? Saan ba ako dadalhin nito? Stuff like that. So, kumbaga yun kasi yung core ng motivation ko eh, and discipline ko. Bakit ko siya ginagawa? So once na ma-determine ko yon, once na maalala ko na okay, say for example with the study, bakit ako nag-study? Bakit ko tinutustusan tong sarili ko kahit ang hirap-hirap na? Because pero na akong promise sa nanay at tatay ko na gusto kong makatapos and at the same time it's for myself sa future. Correct. And it's something na you know, not everyone can actually attain na mag-aral or capable of, say, even supporting themselves na mag-aral or even having someone to support them sa pag-aaral. Hindi lahat merong ganun. Pero ako, nilagay ako sa position na yun. Even though it's extra challenging for me because I had to support myself, I know there's a reason why nandun ako. So sabi ko, ilalaban ko na. Lalo na knowing na yung fashion industry is in full support sa akin in terms of giving me a lot of jobs. And, you know, yung mga special treatment para lang, ano, makapagbayad agad ng tuition. Sobrang na-appreciate ko. Sabi ko, if ito yung mga tao na nakasuporta sa akin, kahit gano'ng ka-challenging yung life, lalaban ko to. So, and at the same time, I don't, it's to me, kapag ka hindi ko siya inilaban at hindi ako bumalik sa why ko, na-disappoint ko yung sarili ko. Not only yung people around me who kept on like believing in me at that time, sabi ko, it's more for myself. Oo. Tapos, Jody, ito pa ha. Naging part ka ng Asia's Next Top Model. Is it cycle or season 2? No? Cycle ba ang tawag doon o season? Season 2. Season 2, oo. Paano ka nakipag-interact? Kasi iba-iba kayong Asian models, no? Iba-ibang ugali, iba-ibang kultura. Paano mo na-reach mo pa yung ano, first runner-up status, di ba? Yung second place, di ba? Paano ka nakisalamuha sa kanila? To be honest po sa inyo, ito, full transparency, pinasok ko talaga siya with a vision and with a mission talaga na whatever happens, nandun ako to bag the title. So, yun yung palagi kong iniisip kahit gano'ng ka-dramatic yung environment ko, kahit gano'ng siya kahirap, kahit gano'ng ka-stressful makisalamuha sa ibang lahi. Because that was my first time po na lumabas ng bansa, tapos let alone, may mga housemate pa ako. So, sabi ko, okay, hindi ko carry. Pero,
ang talagang na-stress ako doon is yung kinuha yung Bible ko, yung mga ganun, tsaka yung sketchpad ko. Doon ako medyo nagkaroon ng anxiety. Bakit kinuha? Kasi at the time po, bawal yung anything that will keep you entertained para palagi yung cycle namin, yung season namin. So, kinuha ang aking Bible, ang aking sketchpad, everything that will keep us entertained. Kasi you have to interact with your fellow models. Yes. Ba yun? Oh. Yun yung naging challenging for me. Okay. Pero in terms of, tahimik lang naman kasi ako kapag may iba akong kasama. Tsaka mahilig ako mag-observer ng mga say behavior nila bago ko sila kausapin. Para lang I know how to approach them. So, to me, hindi siya masyado challenging makipagsalamuha as long as na you're there because you want to win. I think yun yung masasabi ko. Pero if you're there para makipag-make friends palagi, to please everyone na to like you, yun yung I think mahirap. Kasi to me, dumating ako doon na I don't care if hindi nila ako magugustuhan, if they find me threatening, I don't care. If they say stuff about me, I don't care. If they make friends with me, they good. Meron akong meron akong tropa-tropa. Pero if wala, I mean, wala akong magagawa. As long as I'm doing the best that I can sa gusto kong makuha dito sa competition na to. So, yun. Jody, naging top 3 ka, no? Kasama mo si Katarina Rodriguez, sa fellow Filipina, no? Na nasa top 3. So, nanalo, di ba, Malaysia? Di ba, si Sheena? Opo, oo. Sheena. Anyway, meron bang pressure sa'yo na you are competing with a fellow Filipina? Siguro, to be honest po, nung mga siguro mga madami pa kami, may pressure. Pero as nung maging closer na kami to the finale, nung medyo kumonti na kami, doon kasi kami nagkaroon talaga ng actual bond sa with each other, okay. Including Katarina sa akin. Mm-hmm. So, with her, knowing na supportive siya sa akin, na medyo naging at ease ako and na in a way na reassure niya ako na even though this is a competition, you know, whoever wins, nagkaroon kami ng semi-agreement na we have to be in the top 3, sabi namin dalawa. So, whoever wins, I said tsaka she said po na basta isa sa atin yung manalo, basta happy tayo, ganun. So, parang may ganun kaming pact. So, top 5 pa lang, meron na kaming, kumbaga, na kami with each other, kalmado na kami with each other. Pag nananalo siya yung best photo, ganun, happy kami. Pag nanalo ako, happy kami. Normally, lagi namin tinatarget best photo tsaka runner-up kami dalawa. Mm-hmm. So, kaya meron kami episode na nag-best photo runner-up kami, sobrang sa happy namin. Yung sabi namin, Pilipinas represent talaga. So, it never felt like a competition. Noong mga una-una lang, mga hindi pa namin kilala yung isa't isa, obviously. Especially ako na meron na akong, kumbaga, meron na akong experience sa modeling bago ako pumasok sa Asia's. Tapos, most of them meron na rin. So, with Kat, naintindihan ko siya na natitreaten siya with everyone kasi wala siyang experience. So to me, nakita ko siyang opportunity na growth niya at the same time and for me to somehow help her out in a way na I can. Kasi at the end of the day, we're both representing the same country. So sa utak namin dalawa, ba't kailangan namin mag-away para lang doon? Eh, nasa one competition kami. So, Jody, honestly, anong naramdaman mo nung tinawag si Sheena na winner, ikaw yung number 2 na? Yung instant feeling, ano yung instant mong naramdaman? Disappointed. Total, full transparency, na-disappoint talaga ako. Pero it was the disappointment was never towards myself. Because deep inside, I know ginawa ko talaga yung lahat for that competition. So, there was no regret na, ay, shock, siguro ako yung mananalo kung ito yung ginawa ko. Never. Pero na-disappoint ako sa judgment. Pero at the same time, naka-move on ako. Ako din naman. Asang-asa ako eh.
Asang-asa ako noon. Na-disappoint ako kasi syempre iba yung during the actual episode, iba yung nakuha ko na feedback, na which made me feel na hindi, yun yung na-air, di ba? So yung na-air na feedback is which made me feel na uy, mukhang malaki yung chance ko, ganun. Ay, mukhang parang malalock in ko na to, ah. So in my head, sabi ko, there is no way. Sabi ko, there is no way na hindi to sa akin. Pero syempre sabi ko, alam mo yun, whatever happens, sabi ko, move on tayo. Correct. So sabi ko, eh nung hindi ako inana, sabi ko, oh my God, ganyan, super iyak ako as you saw. Sobrang disappointed ako. In a way na ilang months din ako na depressed. Na-depressed talaga ako. Di kasi alam mo sabi yun? ko, dinala ko siya ng ilang months kasi di ba po nag-film kami and then we had to come back home, not say anything about it. Tapos, kailan ba siya na-air? Parang January or March. Paso, mga ilang ganon. months yun, I had to keep my mouth shut. Kasi Kasi, mamumultahan, di ba? Yes, tsaka nalaman nila na since late ako umuwi, that means umabot ako sa finale. May mga ganon. Kasi di ba umuwi agad yung mga tao. Eh, late kami umuwi ni Katarina kasi top 3 na kami. So, sabay kami umuwi. Pinapauwi talaga? Akala ko nagsistay pa. Ay, hindi na po. Pagka, I think yung top 5 onwards, hindi na pinauwi. Pero the rest pinauwi. Ah, ganun pala talaga si Nauwi sila. Skema, no? So, booking na booking. Booking na oh, booking. Booking na booking na umabot ako sa finale. So, sila sabi, oh my God, ikaw nanalo, no? Ikaw nanalo, hindi mo lang sinasabi. Tapos parang ako, loka. Sana Iba, sabi ka ba? Isa ako sa mga nangungulit sa'yo nun, di ba? Kasi may diba? Naman manan to yung schedule. Masabi ko, wala ka si Judy Lee, pumasok kaya yata. Nga. Yung natatandaan ko pa yung unang-una kong post sa Instagram, bago pa ang Instagram. Naloka yung mga tao. Sabi niya, oh my God, bumalik ka na. Ano na, nanalo. Congratulations na agad in advance. Mga ganun. Hindi, kasi makikita mo naman sa episodes. Eh. Makikita mo naman ni eh. Masaya ako nun sa performance mo. Actually, sa totoo lang. Teka muna. Nung panahon mo dito sa modeling, you were considered one of the top models. Aminin na natin yun. Yun ang katotohanan. No? How did you handle fame at that time? Paano mo siya hinanda? Sorry, sa tanong niyo po na kasi hindi naman kahit naman top model ako diyan including nung nag Asia's Next ako, ganun. Ah, okay. Lahat in general. In general kasi na-reach mo na yung ako personally, I can say na-reach mo na yung status na yun. Kasi nasubaybayan na makita Jody eh. Na-reach mo Thank na yung you status po. Na yun. How did you handle fame? Siguro ay nako, paano ba? I think or inisip mo bang ano, famous ka na? Inisip mo bang top model ka na? Baka hindi mo rin inisip, kaya hindi mo masagot. Baka nga, kasi siguro, magiging honest ako, siguro top model, yes, naisip ko talaga. Kasi di ba po, yung kahit even before Asia's Next pa, sobrang dami na nating shows. Correct. And talagang, in a way, I know established model na ako bago pa ako nag-Asia's. So, I think yung Asia's Next Top Model added dun sa icing akin. Icing on the cake na lang. Naging icing siya. That actually made me literally fame. Pero hindi din naman ako famous. In a way na nakilala lang ako sa akin. More. Craft. Kasi may TV element. Alam mo naman pag opo, may TV element. Pero to me, sobrang happy na ako before Asia's pa. Kasi to me, napaka-fulfilled ko na deep inside me, sabi ko, ang dami ko nang nagawa sa modeling industry before pa ako nag-Asia's. So, yun nga, yung Asia's is to me nga, tama kayo, icing on the cake. So, nung to handle the fame, ay, to me, sa akin, no, parang lagi ko rin naman nakaka-work pa yun before pa, bago pa ako nag-Asia's. So, talaga, feel ko dumami lang yung, dumami lang yung work. Hindi pumasok sa utak mo. Okay, yun, mas maganda yun. Basta nag-i-enjoy ka lang sa ginagawa mo. Diba? Jody, tama po. Kwento ka nga. So, okay lang, maging honest ka lang. Ano yung best show na nagawa mo dito sa Pinas?
to me. Naku, ang hirap naman Madami, no? yan. Madami, madami. Ang dami. Kasi in demand nga po siya. Kaya almost all shows na the best, nandoon siya. Hindi bale, I will not put you in hot water. Baka mamay may magtampo pa. Hayaan mo na, alam naman ang karamihan. Alam ko yon deep in my heart. That you, all the shows that you did are the best. Diba? I Consider mo thank the you. Best palagi mga shows na ginagawa. Ang hirap nga po pumili. Anyway, Jodi, ito. Last three questions. At the height of your career, bigla kang suddenly left the Philippines and pursue a career in another country. Diyan niya sa Australia. Bakit? Why suddenly? Actually, no, direct, hindi siya sudden. Kasi noong 2015, kasi diba after Asia's Next Top Model, nag-start na ako mag international modeling. So, in and out na ako sa country. Pero tapos hindi, one time Jody, binigla mo kami, bigla na lang nawala si Jody Lipendre, alaman namin na sa Australia na. We know na nag-international ka na, nag-ano ba? Oo. Biglang pinagpalit kami sa Australia. Biglang nag-migrate, ganon. Ito nga yung kwento niyan. Oh. So, actually, hindi siya talaga biglaan. Hindi ko lang siya in-announce. So, noong 2015, kasagsagan ng international career ko, na binigyan ako ng tita ko ng opportunity to explore Australia. Okay. So, gift niya yun sa akin no, for my graduation ng college. Tagal niya na yung sinasabi. So, eventually, sabi ko, okay, finally, makakapag-apply na akong tourist visa nang wala akong stress. Sabi kong gano'n kasi madami ng stamps yung passport. So, yung gano'n. Correct. So, apply ako. So, na-approve agad, ganyan. So, nung nandito ako 3 months, sabi ko, oh my God, ang ganda dito. Sabi ko, sobrang chill, pero hardworking yung mga tao. Pero ang pinaka gusto ko dito talaga direct, walang pakialamanan. So, kung ano siya, kung ano yung suot mo, walang magsasabi sa'yo na ano ba yan, masyadong ganito, ganyan. Pag pumarty ka, walang magsasabi sa'yo na bakit ka inom ng inom. Yung mga ganun. Dako. So, wala talagang ano, wala. They appreciate you for who you are. As long as hindi ka gumagawa ng krimen. Ganon. So, sabi ko, okay. Sabi ko, okay to for, ano ah, for retiring. Ay, Diyos ko. Retirement agad ang inisip. Paano pa kami? Retirement, long term. So, sabi ko, okay. Tapos sabi ko, sige. Tapos, nag-try ako ng modeling dito noong 2015. Nag-casting ako. Tapos, oh my God, hindi talaga ako natatanggap. So, inis na inis ako, no? Kasi talagang sa gigil na gigil ako. Sabi ko, hindi, babalik ako dito. Sabi ko, tatry ko ulit. Hindi pwede. Sabi ko, sa dami ng nagawa ko sa life ko, yung Melbourne, ayaw ko tanggapin. Sabi ko, bakit? So, sabi ko, di ako papayag. Tapos, more, di ba, sabi ko nga si Jodie Lee, very risk-taker and go-getter yan. Tsaka, dead ma talaga sa rejections. So, ang daming nag-reject sa akin dito noong 2015. Bumalik ako ngayon, 2018, January. So, inantay ko muna ma-approve ang visa, ganyan-ganyan, maging legal ang lahat. Nag-try ako ulay ng modeling. Hala, rejected na naman ako. Dami na naman nag-reject sa akin. Kasi sabi, too high fashion. Sabi naman ng isa, too commercial. Mga ganyan. And then, di mo alam sa may lulugar sarili mo? Exactly. So, dun ako nag-decide na sabi ko, ay, mag-stay ako dito. Then, dun ako nag-apply ng visa. Pero at the time, kasama ko pa yung ex ko. So, sabay kami nag-apply. Ako yung mga kilala ko yung ex na yan. Parang kilala niyo yun. Anyway, ayun. So, yun na. Kaya, dun ako, dapat tourist lang ako. Tourist lang ako. Tapos ako, dun ako nagsay, hindi. Lalaban ko to. Sabi ko, okay, tara, mag-apply na tayong visa. So, ayun. So, kaya ang ending, nag-stay dito. Kasi Very dapat good. babalik pa sana ako dyan, mag-isip-isip muna Hindi ako. na. Okay na yan Dapat. dyan. Okay na So, yan. Jodi, yun. sa lahat na na-experience mo sa buhay, yung pagmamigrate mo dyan, what has life taught you? One important lesson. Share it to us. To me, no, ang one important lesson na natutunan ko at this point in time, especially nag-move ako dito, is to just literally do it.
So if maisip mo siya, and obviously if you're capable of doing it, gawin mo siya. Or even if you're not yet capable of doing it. Because that if it means na hindi mo siya kayang gawin ngayon, that doesn't mean hindi mo na siya kayang gawin tomorrow or Yeah, sa correct. next. So kasi life is so short para lang para mag-isip ka lagi na masyado siyang malayo or ay masyado yang mahirap, masyado yang malaki. Gawin mo lang, just do it, Just especially do it, no? para no regrets at all. Kasi wala po talaga akong regret. Tama kayo, peak ng career ko yan. Oo. Nung mga first few months ko dito, talaga regret ako. Sabi Alam mo, ko, minsan, syempre, palit ko lahat. kailangan kita sa shows, di ba? Sino subaybay? Nasa ba si Jodie Lee? Hindi ko makagulo. Marcel, hagilapin mo nga si Jodie Lee. Sabi ko, para nasa Australia yata. Sabi ko, visit na yan. Iniwanan na tayo. Anyway, Jodie, before the interview, I told you the statistics of my audience, no? Karamihan bata. What can you advise them? Yung mga gustong tumulad sa'yo at maging Jodie Lee Pendre in the future. Yung advice ko, no, sa generation ngayon, na gustong maging model or find me inspirational, maging trust the process, yun ang masasabi ko. Trust the process because great things take time. Pero surely it'll be worth it. Yun yung masasabi ko na if hindi siya mag-workout ngayon sa iyo or for 10 times, that doesn't mean na hindi na siya ever mag-workout. Sometimes i-reroute ka lang ng tadhana mo. Ay, yes. Pero you'll always end up where you want to be. And dun ka maglulook back na, oh my gosh, kaya pala hindi to nag-workout kasi dito kasi na may ako. Ibang plano. Correct, correct. Oh, ayan. So I hope the viewers, I'm sure some of the viewers miss you already in the Philippines. Ito po isang sa mga minahal kong modelo sa Pilipinas. Alam niyo po yan, hindi po yan nahihiyang magsabi sa akin. Pag ano, direct, pang tuition po, kahit mo, halika, go, halika na, Marcel, ibawas mo sa budget ko. Ano yung ganon? I-anong si Jodie Lee, ano yung mo, pasok mo. Kasi ganyan po siya. Go-getter. At the same time, marunong magmahal. You know? Marunong siya magmahal sa mga taong nagmamahal din sa kanya. Kaya, hindi siya mahirap katrabaho, hindi siya. Kaya nung Asia's Next Top Model, talaga, Diyos ko Lord, talagang pinapanood ko, sinusubaybayan ko yan, syempre ayaw mo sabihin sa akin yung resulta, di ba? So, di ba, Diyos ko, mapagbabayan. I remember, di ba, telling you pa na, ano, na I was in Malaysia nung nag-shooting kayo doon, or Singapore ba yun, nandun ako noon, di ba, sinabi ko sa iyo, nandun ako ah. Kaya lang, hindi ko naman alam kung nasaan kayo, di ba? Kung nasaan, opo. So anyway, Jodie, thank you very much. I know it's already late in the evening there in Melbourne. Thank you for, number one, thank you for saying yes. And number two, thank you for giving time to this. Okay? Anytime. Oo, thank ayan. You po, Derek. Salamat. Bye, Jodie. Love you. Bye-bye. Love you po. See you soon. Oo.